Hello guys, at ngayon naman ay yan tayo mag quick update tayo. Ayan yung press video natin, ayan, pakicheck na lang sa may Pismon channel stock play. Then kung meron kayong mga stock request, pwede po kayong mag comment sa mga videos natin. Ayan, pagka napansin ko po, ayan, isasama natin sa list guys. So Wait. Nalaglag yung ano. Ayan. SEC. Nahin natin yung SEC guys. Ayan. Quick update lang. Stock update. Okay. SEC. So far, wag muna. Let's wait first na mag-oversold. Oops. Ano ba yung nakapindot ko? Ayan. So let's wait muna na mag-oversold yung ano natin, stock natin sa daily chart. So, possible dito yung support. Ayan, sa may 31.5. And still bearish. Why? Because yun nga, pa downtrend pa rin. No breakout, series of lower highs. Pero sa ngayon, siya ay medyo sideways na mako-consider. Ayan, katulad ng ibang mga blue chips, no? Okay, patalbog-talbog siya. Ayan. Next one is DMC. For DMC naman, okay, nag-rally ulit. Kasi sa support to eh, di ba? So, sinabi natin before support, eh, malapit sa 11.2. Nag-bounce, guys. Ayan, tignan natin kung magre-retest. Ayan, sa may resistance. Since nag-bounce, 11.8. So, at least dito, guys. Ano? Ayan. Yun sa may, ano niya. Recent retest. Ayan, so, pwede pang mag-rally to, guys. No? 200 day. Okay, malayo. Pero kung titignan natin overall, check natin sa weekly, ah. O, yan. So, ito yung kanyang mismo structure. So, for this one, magiging bullish tayo if makakapanik sa 12.9. So, it means mga 13, ano? Dapat makapanik. Ayan, para mas maging maganda yung kanyang pattern or yung mismo kanyang structure dito sa ano sa weekly chart. Ayan. Pero so far so good naman, ano. So yun nga lang, mukhang bearish dito eh. And for now, ano, so mukhang bearish at pwede pa itong malaglag doon sa may trend line natin sa diagonal as low as 10.3, because o di ba? So, trend line to since 2021. Ayan. So, ito siya, no? Ayan. Next. Okay, wala naman tayo inad na support and resistance pattern. Wala. LTG. Ilang minutes na. Goods lang so far. Okay. Going in the dip na tayo dito. Ayan. So, ngayon support na sinabi natin, ano? Sa 9.9 at least. Ayan, kasi ito yung pinaka horizontal support. And remember guys, nag-breakout dyan. Then, yun na, ano? Throwback. So, the question is, bullish ba yan? Of course, we don't know yet. And kung mag-hold at magba-bounce, ayun. So, magiging bullish, ano, yung setup na to. Pero if not, at kung malaglag dyan sa may, ano natin, ayan, sa may support, sa horizontal, ay magiging bearish to. No? So, sa ngayon, tignan natin, ayan, sa daily. Ayan. So, nag-hold naman malapit dun sa may support. Kaya for now, still goods pa. No? Ayan, for now.
So tingnan natin sa mga susunod, ano, na linggo at of course araw, ano. Ayan, this is for LTG. Save, hindi na kailangan, wala naman tayo inad. Ayan, PLDT. For PLDT naman, nag-rally na ulit. Goods. Okay. Three white soldiers. So, ngayon, i-check natin yung sa daily chart. Okay, so, magandang pangitain to for PLDT. Tell. So, tingnan natin bukas maybe pwedeng ito, ma-hit yung kanyang previous run, ano? 1467, malapit dyan, guys. So, saan yun? Ito. Ayan yung isa, tas ito isa. So, pwedeng mag-retest bukas dyan, ano? 146, malapit. Ayan. Then, yung 200, of course. Ayan, so medyo maganda yung kanyang, ano, ano, yung kanyang structure. Goods, lower, or higher low, tas higher high, no? Ayan, then sa weekly. Ayan. So for now, tignan natin, kasi parang may divergence dito, sa weekly, no? So let's see, kung tayo ba ibabalik sa may 1384 or dito, guys. So 1339, ano? So dalawang support yan. Bali, second support. Tapos ito yung third support. Ito. Base po ito sa weekly. If ever man na ano to, pag play out yung kanyang possible divergence, no? Sa weekly. Next one is Ali. Ali. For Ali, okay, nakabalik. Bumalik, guys. Ay, no? Solid. Ayan. So, bumalik. Yun nga lang. For this one, tignan natin kasi malapit na dun sa may resistance. Resistance niya ito. 28.5. No? So, may chance ba na ano doon, mag-retest? Of course, yes, meron. Then, after that, so, 50-50 na ulit, no? Ayan, kasi resistance naman na to. It's either mag-extend agad dito sa 29.8 or bumalik dito sa may support. Diyan, ano, sa may 26.78. Malapit dito, guys. No? So, this is very crucial. Kung titingnan natin. And, yeah. Ayan, ano. So, let's see. Kasi nag-hold naman dito. And sa may support natin, malapit sa 27. So, thrice na to, guys, no? Nagbabounce, so. Oh. Ayan, no? And last, but not the least. Wait lang. Ali. Tapos Globe. For Globe, check natin. So, siguro, saan muna tayo? Weekly. Okay, green candlestick. So, yun nga lang, nasa taas na. Tingnan natin kung mag-extend upside. Ayan. And of course, yung ano natin dito, pattern, ano? Double bottom, first and second bottom. Neckline, nandito yan. Neckline. And yung target price, so at least ma-hit lang yung 2-1, ano? Somewhere here. Ayan. Pero based dun sa may ano natin, sa weekly resistance, or yung tinatawag nating major resistance for Globe. Ayan. So 2,250 at least. Ayan. So pagka mid yung ating target, ano? Ayan. Then, so for this now, talaga maganda yung itsura niya, ano. At possible na possible tumalbog based from what ito. So ganyan. So ito ni galawan ni Globe dati pa. Ayan, no. Di ba?
Yan na po yung galawan niya dati pa. Okay, patalbog-talbog na ganyan. Ano? Ayun, no? Di ba? Kaya may chance. Saan? Dun nga sa may sinabi natin. 2250. So, babalik tayo sa ano, sa daily chart. Ayan. May confluence. Pwede. Galing sa ilalim, yung stochastic, oversold dyan. Then, medyo nag-bounce, papuntang overbought yung ating RSI. So, it means may chance, no? Na ma-hit yung alin, yung 2250. Ayan, 200. So, bullish. For now, ayan, for Globe. And I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.